Balikan lang natin yung sinabi ni Sara Duterte. We can only propose but we are not insisting. Sana naman ang Kongreso i-consider na ito. We can live without confidential funds. Takot ba kayo kay Sara Duterte? Natatakot ba kayo na baka siya ang maging pangulo sa hinaharap? Malagay sa alanganin ang mga political aspirations ninyo? Kung si Sir Benji Contreras, pinopoint out ito dahil nagmamalasakit siya sa ating Pangulo, dapat i-point out din natin ito. Yun, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay September 8, 2023. Patuloy po natin suportahan ang ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At pag-ingatin sana natin siya, no? Ipanalangin po natin at sana mailayo po siya sa mga traidor sa kanyang administrasyon. Meron po isa dyan. Nagbitiw na sa kanyang tungkulin ano, bilang undersecretary. Pero hindi po yun ang pag-uusapan po natin. Mag-iingat po sana ang ating Pangulo sa mga malalapit po sa kanya kasi ito kadalasan ang nagiging pagbagsak sa mga nakalipas na panahon ng mga namumuno. Marami ng beses na po nating napatunayan. Isa po dyan ang kanyang ama, di ba? Si dating Pangulong Ferdinand Edralyn E. Marcos. Edralyn Marcos ay kaya po ito napatalsik ng mga dilawan dahil tinraidor po ito no other than ang kanyang kasing na si Fidel B. Ramos ang Vice Chief of Staff ng mga panahong iyon at ang dating Secretary of National Defense na ngayon ay Presidential Legal Counsel na si Juan Ponce Enrile. Kaya sana natuto na po ang ating Pangulo sa pinagdaanan po nila sa nakalipas na panahon. Ito pong issue kasi ngayon sa confidential fund, hinahatak po ito ngayon ang sa controversy ng ang ating Pangulo dahil sa confidential fund na hinihingi ginamit nitong si Sara Duterte noong 2022. Sabi ko, hindi ko po tatalakay na itong si Sara Duterte, pero I have to know kasi nadadamay na po si Pangulong Bongbong Marcos. At nakalulungkot kasi sa pagbibigay o sa pagmamalasakit nitong si Pangulong Bongbong Marcos dyan sa Office of the Vice President, ngayon ang napupunto ng kontrobersiya si Pangulong Bongbong Marcos na. Instead ng napag-uusapan yung mga magagandang nagawa ng ating Pangulo, lalong-lalo na sa pagdalo niya dyan sa 43rd ASEAN Summit, ang laman po ngayon ng mga balita at mga diskusyon sa publiko ay ito pong controversial contingency or confidential fund na ibinigay dito po sa Office of the Vice President. In particular, yung 125 million pesos no other than loyalistang si Sir Benji Contreras na punana ito. Kaya kung yung mismong loyalista na talagang 100% ang suporta sa ating pamilya Marcos eh napupunana, how much more tayo pong mga PBBM supporter. Alam nyo mga tol, hindi katanggap-tanggap ang mga pagkakataon na nangyayari sapagkat malapit sa Pangulo eh. Tinuturing nga po itong BFF ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero dahil sa kapritsyo niya sa confidential fund, eto ngayon, ang Pangulo, may mga basis para i-impeach ang Pangulo ayon sa mga kritiko na mga legal na eksperto. Ito ay mga anti-Marcos forces, nakakita sila ng pagkakataon para sabihin na sampahan ng impeachment si Pangulong Bongbong Marcos. Pero tayo naman ay confident na hindi po iyan mangyayari. Ganun pa man, nakakahiya kasi hindi naman kasalanan ni Pangulong Bongbong Marcos kung tutuusin, pero yet ito tayo nagpapaliwanag, nagtatanggol sa kanya dahil po dito sa mga hinihingi ng Office of the Vice President at saka ng Department of Education Secretary na si Sara Duterte. I do not know kung bakit sa bawat taon ipinagpipilitan itong si Sara Duterte na makakuha ng confidential fund ng napakalaking halaga. Lagi niyang ikinakatwiran ang national security. Paglaban sa terorismo, paglaban sa komunismo, paglaban sa rebelyon at kung ano-ano pa. Vice President lamang siya. Hindi naman siya presidente. Bakit hindi na lamang siya mag-focus sa kanyang departamento na education? Tapos yung confidential fund ng Office of the Vice President, napakalaking halaga ang pinopropose nila. Although sinasabi niya na mabubuhay sila kahit walang confidential fund, alam naman pala nila yon
bakit nanghihingi pa sila? Ito yung sinabi ni Sara Duterte sa paghingi niya ng confidential fund. Sabi niya, "We can only propose but we are not insisting. We can live without the confidential funds." Yun naman pala eh. Ano? "But of course, our work will be much easier if we have the flexibility of confidential funds in monitoring the safe, secure, and successful implementations of the programs, projects, and activities of the Office of the Vice President." Ang nangyayari dito, mga tol, ito ha, sasabihin ko ito walang pakundangan. Ang nangyayari dito sa katotohanan, yung mga ginagawang programa ng Office of the Vice President is in aid of election para sa 2028. Yan ang katotohanan dyan. Nakakatulong sila, pero ang katotohanan, para i-promote na si Sara Duterte nakakatulong sa taong bayan. Pero sa katotohanan, hindi niya naman dapat trabaho yan. Pati yung sa pagiging sekretary sa Department of Education na pakikialam sa national security, hindi rin trabaho. Sabi nga ni Ontiveros, ano, hindi sa kinakampihan ko si Ontiveros, pero may punto si Senator Risa Ontiveros eh. Dapat ipagkatiwala sa mga eksperto sa intelligence ang trabaho na yan. At wag na sanang pakialaman pa nitong Secretary of Education at Office of the Vice President. Ngayon, punto tayo dito sa issue. Ano ba yung kontrobersiya na kinakaharap po ngayon ng ating mahal na Pangulo? Hindi ako nag-open ito, ha? Kaya ako lang tinalakay ito kasi inopen na ni Sir Benji Contreras na isa pong sinusunda nating loyalista. Ano ang sabi ni Sir Benji Contreras dito sa kanyang post? "Dahil sa mga pag-spoiled ni PBBM kay BP Sara, like the 125 million pesos confidential Office of the Vice President fund spent in just 19 days when there was no CIF for OBP in 2022 GAA, nasa alanganin at kontrobersyal na sitwasyon siya ngayon." Si Sir Benji Contreras ang nakakapunanan nito, ha? Sinisigundahan ko lamang kasi kung concerned si Sir Benji Contreras kay Pangulong Bongbong Marcos, ganun din ako. Concerned din ako sa ating mahal na Pangulo. E ano ngayon ang issue? Ito kasi yun, yo. Actually, binubuhay ito ng mga kritiko ng kasalukuyang gobyerno at yung mga critics constructively na katulad nitong si Antonio P. Contreras. Karapatan naman nila yan. Kasi after all, pera ng taong bayan ang pinag-uusapan po dito. Sabi ko nga po dito nung shinare ko yung post ni Antonio P. Contreras, "This is very unfortunate. Ang OBP ba ang sisira sa administrasyon ni PBBM dahil sa mga confidential fund na ito? Although may mga manonood tayo na nagtatanggol po dito, wala akong magagawa but I have to say this." Ano? Para kay Pangulong Bongbong Marcos, sa aking paniniwala ang ginagawa ko. Basahin po natin ang post nitong si Antonio Contreras. "Ako, nagtitiwala ako sa mga taong nakapaligid kay Pangulong Bongbong Marcos pero hindi lahat. Pero sana itong ating executive secretary at saka presidential chief legal counsel, wag nilang pabayaan si Pangulong Bongbong Marcos sa mga usaping legal. Katulad po nito, ano ang punto dito ni Antonio Contreras? Executive Secretary Lucas Bersamin was the ponente, ibig sabihin sumulat po ng desisyon. Anong desisyon po yan? Araulio versus Aquino. Ito po ay GR number 209287, where the court ruled that in order for a transfer of funds to be in accordance with the Constitution, that such must satisfy three conditions." Ang sinasabi po, para daw po ma-transfer ang pondo ng naaayon po sa ating Constitution, dapat makikita po umiiral ang tatlong conditions na ito. Ano-ano ang mga conditions na yon? "There must be a law passed by Congress authorizing the transfer." May batas na ipinasa ng Kongreso para i-transfer ang pondo. A very good example po nito, nung nangyari yung pandemic, nagkaroon ng batas, di ba, para ma-transfer ang pondo sa DOH. Pero ang pagkakamali ng Duterte administration during that time, wala pa yung batas, tinransfer na kagad sa DOH, kaya ngayon nagkaroon ng Parmalee deal. Pero hindi yan ang topic natin. Ikalawang kondisyon na dapat meron, the funds must come from savings.
At alam naman natin na mayroong savings ang Office of the Vice President, Office of the President noong 2022. And it must be only to augment items that are in the GAA for the said office to which the fund is being transferred. Augment ang ginamit po na salita rito, ah, ito. And it must be only to augment items. Kaya basically, kung walang i-augment na pondo, hindi dapat mag-transfer ng pondo. Yun ang pinupunto ng mga kritiko ngayon dito ng ating Pangulo. Granting, sabi dito ni Antonio P. Contreras, that there was a law passed by Congress to authorize the transfer and assuming that it came from savings, the act of President Marcos Jr. to transfer 125 million pesos to the OVP as confidential funds still violated the Constitution simply because it was not an augmentation. Tama ba si Antonio Contreras dito? Sa aking pagkakaunawa sa mga binabasa ko, tama po siya rito. At nakakalungkot po ito kasi ang naaapektuhan po dito ang Pangulong Bongbong Marcos. Dahil sa mga confidential fund na ito na patuloy na hinihingi nitong si Sara Duterte. Balikan lang natin yung sinabi ni Sara Duterte. We can only propose but we are not insisting. Sana naman ang Kongreso i-consider na ito. We can live without confidential funds. Takot ba kayo kay Sara Duterte? Natatakot ba kayo na baka siya ang maging pangulo sa hinaharap? Malagay sa alanganin ang mga political aspirations ninyo? Pwede niyo namang hindi bigyan ng confidential funds para sa 2024 ang Office of the Vice President at ang Department of Education. Para hindi na maulit itong ini-issue ngayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Nai-issue si Pangulong Bongbong Marcos sa isang kasalanan na kung tutuusin, hindi niya ginusto eh. Ako, naniniwala ako dito na pinakikisamahan ni Pangulong Bongbong Marcos si Sara Duterte. Pero sana naman, wag yung to the extent na masisira na si PBBM tapos lalabas pa sa huli. Si PBBM pa ang pwedeng matanggal sa pwesto. Sino makikinabang ngayon? Di si Sara Duterte dahil siya ang vice presidente, yung law of succession mag-a-apply. Ingat-ingat po, mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Sa mga nakapaligid kay Pangulong Bongbong Marcos, legal team nito, ang ating butihing executive secretary, ang ating presidential chief legal counsel, sana meron po kayong matinding basihan para po masabi po namin o maipaliwanag sa taong bayan na legal po ang transfer of funds from Office of the President to the Office of the Vice President as confidential fund. Sinabi naman ni Executive Secretary Lucas Bersamin, pinaninindigan niya na legal po ang transfer na ito. Pero ang problema kasi, yung pinupunto ngayon ng mga kritiko ninyo, kritiko ng kasalukuyang gobyerno. Katulad nito, sinasabi pa dito, nitong si Antonio Contreras, kayo po mismo ang sumulat ng Araulo versus Aquino. Kung saan sinabi po ninyo rito sa inyong sinulat, na mayroong tatlong kondisyon na dapat mag-exist. At yung ikatlong kondisyon doon sa sinulat ninyo, maliwanag na wala po doon sa Office of the Vice President. Ito ha, tuloy natin. There was no item to augment, sabi dito. Hindi ko sinasabing pinaniniwalaan ko na itong si Antonio P. Contreras 100%. Ha? Pero may basis kasi yung sinasabi niya. Ano ang basis? Constitution, saka jurisprudence. Kaya sana maipaliwanag ito ng maayos ng ating kasalukuyang executive secretary. Otherwise, nakakalungkot po ito. At the expense nitong kagustuhan, dahil sa kagustuhan nitong si Vice President Sara Duterte, malalagay sa alanganin ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Impeachable offense ito, mga tol, kung tutuusin. Tutuloy ko lang, ha? Basahin ko ha. The third requisite for a valid transfer of funds in the proposal of transfer should be to augment an item in the General Appropriations Law for the respective offices. The term augment means to enlarge or increase in size, amount, or degree. Upon careful review of the documents contained in the seven evidence packets, we conclude that the savings pooled under the DAP were allocated to PAPs that were not covered by any appropriations in the pertinent GAA. The Constitution does not prevent the President from transferring savings of his department to another department
upon the latter's request, provided it is the recipient department that uses such funds to augment its own appropriation. In such a case, the president merely gives the other department access to public funds, but he cannot dictate how they shall be applied by that department whose fiscal autonomy is guaranteed by the Constitution. Ngayon, dapat ba natin pag-usapan ito? Siyempre, pinag-uusapan ng mga kritiko eh. Ano, mananahimik na lamang po tayo dito? Dahil ang maaaring tamaan ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Hindi ganon. Kung si Sir Benjie Contreras, pinopoint out ito dahil nagmamalasakit siya sa ating Pangulo, dapat i-point out din natin ito. Ito ang sitwasyon, mga tol. Sa aking maliit na pangunawa, kung pagbabasihan ko ang mga jurisprudence, ang jurisprudence at constitution, this is impeachable offense. That is parang sinasabing, ano tawag yun? Yung paglabag sa ating konstitusyon, an impeachable offense, pero naniniwala ako na hindi ito magiging successful sa Kongreso. Kasi alam naman natin na hawak po ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang kagusto, ang suporta ng ating mga kongresista. Kaya kahit itong mga kritiko ng ating Pangulo mag-file ng impeachment sa ating Pangulo, hindi yan magtatagumpay. Maliban na lamang kung may trumaidor sa ating Pangulong Bongbong Marcos. History will speak for itself. Nung panahon ng Estrada administration, hawak ni Joseph Ejercito Estrada ang Kongreso. Sabi ni Joseph Ejercito Estrada, oh, pabaksing-baksing pa siya ng ganon sa harapan ng kamera para sa mga kritiko niya. Eh, anak ka ng teteng. Yung Speaker of the House, biglang bumaligtad. Na ngayon, hindi mangyayari, I believe. Kasi ang Speaker of the House natin, si Speaker Martin Romualdez. Kaya naaalala ko tuloy yung issue ng Tambaloslos eh. What if naging successful yung issue ng Tambaloslos, natanggal sa pagka-Speaker of the House si Martin Romualdez, lumabas ngayon tong issue na ito. Baka nagsipagtalikuran na ngayon ang mga kongresista at sinipa na nila si Pangulong Bongbong Marcos sa Kongreso by impeachment. Mauulit yung nangyari nung panahon ni dating Pangulong Ejercito Estrada na akala ni Estrada, kakampi niya ang Kongreso, pero kamukat-mukatan, yung Speaker bumaligtad, pati yung mga kongresista bumaligtad sa kanya at bumoto pabor para sa impeachment, kaya napunta ngayon sa Senado. Eh ang Senado, hawak ni Pangulong Estrada nung panahon na yon, ano ang ginawa nila? Nag-walk out? Nag-etsa dos? Para mapatalsik sa pilitan itong si Pangulong Bongbong Marcos at naupo itong si Gloria Macapagal-Arroyo. Ngayon, mauulit ito pag hindi po nag-ingat si PBBM, mga tol. Buti na lamang maagap si Speaker Martin Romualdez na agapan ng Tambaloslos issue. E kung nangyari na hindi na agapan yung napatalsik si Speaker Martin Romualdez, sigurado gagamitin itong 125 million confidential fund na ito para i-impeach si Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, bakit natin tinatalakay ito? Para yung confidential fund na laging hinihingi nitong si Sara Duterte, wag na sanang maibigay ng Kongreso. At para paalalahanan din ng Office of the President, wag nang ibigay ang mga kapritsyo nitong si Sara Duterte. Malalagay sa alanganin ng Pangulong Bongbong Marcos dito. Pagka nagpaulit-ulit ito at nakakuha ng puwersa ang mga minority, nakakuha ng boto para i-impeach si Pangulong Bongbong Marcos, di malalagay pa sa alanganin, may i-impeach si Pangulong Bongbong Marcos. Ahayaan ba natin yon, mga tol? Wag. Mag-ingay po tayo dito. Itong confidential fund na hinihingi ng Office of the Vice President saka ng Department of Education, sila na nga mismo nagsabi, kaya nilang mabuhay ang opisina nila nang wala ang mga ito. Bakit nyo pa ibibigay? I-transfer nyo na lamang sa mga higit na nangangailangan. Nandiyan ang Department of Health na nabawasan ng pondo. I do not know why, bakit binawasan ng pondo ng DOH. Nandiyan ang pagpapatayo ng mga building sa Department of Education. Instead na i-place nitong si Sara Duterte, ang confidential fund, o ang pondo na yan para sa kanyang confidential fund, gamitin na lamang ng Department of Public Works and Highways para sa pagpapatayo ng mga paaralan
na magagamit ng Department of Education. Yung pondong confidential fund, i-place sa DPWH at gamitin para sa pagpapatayo ng mga paaralan. Kasi hindi pwedeng magpatayo ng paaralan ang Department of Education. Ang nagpapatayo ng mga paaralan po natin sa pampubliko ay ang Department of Public Works and Highways. Nakalulungkot ito, mga tolo. Walang kasalanan si PBBM, tapos siya ngayon ang nabubuntuhan ng sisi dahil sa pangyayari na ito. Diba? Anyway, ito ay pagpapaalala lamang. Never kong ikikriticize si Pangulong Bongbong Marcos. Pangako ko po sa inyo yan, mga tol. Magkapit-pita na ng bayag, ika nga, hinding-hindi ko kailanman titirahin si Pangulong Bongbong Marcos. Ang tinitira ko dito, itong buisit na confidential fund na hinihingi nitong si Sara Duterte. Hindi na makontento sa pondong ibinibigay sa Office of the Vice President at saka sa Department of Education. Tanging sa kasalukuyan lamang, pati nga yung bodyguard nitong si Sara Duterte, napakarami. Sabihin na natin na yan ay hindi pinapasahod ng Office of the Vice President. Sino ang nagpapasahod sa mga bodyguard na yan? Ang taong bayan. Dahil ang mga iyan galing sa Armed Forces of the Philippines, sa Philippine National Police at ibang sektor pa ng ating Uniform Branch of Service. Instead na nakakapaglingkod sila sa taong bayan, police na dapat nasa kalsada, sundalo na dapat nagtatanggol sa ating internal at domestic security, external threat. Dapat gagawa nila yun, pero napupunta dito sa Office of the Vice President, 400 plus na mga tauhan ng ating uniform service nasa kanya. Samantala kung ikukumpara mo sa mga nakalipas na Office of the Vice President, hindi ganun karami ang mga bodyguard. Ano bang meron kay Sara? Bakit natatakot kayo ng sobra na may mangyari sa kanya? Nakanang teting na yan. Hanggang dito na lamang mga to. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.